Mistulang nakikipaghabulan daw sa Delta variant ang Pilipinas. Kaya mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, pinapaspasan na raw ang pagbabakuna kontra COVID-19. Sana lang daw marami ang supply para mas marami ang mabakunahan araw-araw. Yan ang tinutukan lot ni Ian Cruz. Ian? Pia, hindi pa nga naaabot ng NCR ang target nito na 250,000 jobs kada araw ngayong umiiral ang ECQ. Pero tiwala naman ng DOH-NCR na dahil sa dami ng mga dumating na bakuna ay maaabot na rin ang nasabing numero sa linggong ito. Mula sa dating 120,000 jobs kada araw, iniakyat sa 250,000 jobs ang daily target sa National Capital Region ngayong Enhanced Community Quarantine. Kaya naman paspasan ang pagbabakuna sa iba't ibang syudad. May unity video pa ang mga taga DOH, MMDA at Metro Mayors para hikayatin ang lahat na magpabakuna. Ang San Juan, binahay-bahay na ang mga bedridden para mabigyan proteksyon kontra COVID. Si nanay po ay kakamal stroke pa lamang at marami siyang gamat na ininom kaya hindi po siya makalabas ang kanyang tahanan. At siya po ay nagpalista dito ho sa ating home vaccination program. Nabukas naman po sa mga bedridden, pati ho dun sa mga physically hindi talaga pwedeng pumunta sa vaccination site. Gaya ni nanay na kakastroke pa lamang. So hindi na talaga kaya pumunta sa fill oil. Kaya sila po ay pinupuntahan natin sa kanilang mga tahanan. Pero mula nang ipatupad ang ECQ nitong Biyernes, hindi pa umaabot sa 250,000 jobs ang NCR. Nag-high po ang NCR ng 210,000 jobs in one day. So pinipilit po natin ngayon na maabot ang 250. Meron pong naging delay dun sa certificate of analysis ng Sinovac. Pero yun po ay gumabas na kahapon at masisimula na pong ibakuna yan sa mga susunod na araw. Ayon sa DOH-NCR, nag-average ng 166,000 jobs noong nakaraang linggo. Ang August 6 na unang araw ng ECQ, 155,000 lamang ang naibakuna sa Metro Manila o kapos ng kulang 100,000 sa target. Pero tiwala silang makukuha na sa linggong ito ang target. Meron tayong Moderna, meron tayong Pfizer at may parating ng Sinovac. Okay, so madami-dami na yun. And syempre andun pa sa kanila yung mga iba, meron pang silang stocks na iba. So magkakakuan, dagdagan ng mga bakuna. Simula kagabi, 24/7 na ang bakunahan sa tatlong vaccination sites sa Maynila. Isa rito ang Isabelo de los Reyes Elementary School sa Tondo. Bawal ang walk-in sa panggabing bakunahan. Ang barangay ay nagbibigay ng stub sa vaccine kung saan nakasulat ang oras at lugar ng bakunahan. Kasama ng QR code, ang stub ang ipapakita para hindi mahuli sa curfew, pati na sa vaccination site. Kung ang oras ng bakunahan tila walang hangganan dahil sa 24/7 vaccination site, pero ang problema, ang supply ng ituturok na bakuna. The only challenge is, meron bang bakuna? O kasi sa press release, may bakuna. Pero sa mga local government, limitado pa. For example, 35,000 na Pfizer dumating. O wala namang injection, wala namang diluent. Kanina, sinabi ng IATF na dumating na ang mga yan noong Sabado. Ganyan din ang sabi ng DOH-NCR. Kasi nabigay na, na-deliver na itong weekends yung auxiliaries ng Pfizer dito sa NCR. So magagamit na yun. Ang Diocese of Caloocan, nasa 12 parokya raw ang na-accredit para maging vaccination sites. Pero ang 2 parokya sa Caloocan, nakapagbakuna kung weekend. Ang vaccination site naman sa Pastoral Center ng San Bartolome Church sa Malabon noong June 1 lamang nakapagbakuna at di na naulit pa. Higit 3,200 na ang nabakunahan ng mga parokya, pero kung gagana lang daw ang 12 vaccination site ng simbahan, kaya ang 6,000 jobs kada araw. Kaya walang bakunahan, according to the LGU, ay wala pong sapat na bakuna. Kung konti lang ang supply, instead of say opening all, ilan lang, kasi hindi naman siya being cost effective kung lahat bubuksan, di ba? Okay. Now, pero kung madami, yan, binubuksan lahat. Pagpatak naman ng alas 11 kanina umaga, bahagyang dumami ang nagpabakuna sa Pasay. Mahaba rin ang pila ng mga nais magpabakuna sa Mega Vaccination Center sa Marikina. Tuloy-tuloy naman ang bakunahan sa Taguig, Pateros at Paranaque sa mga senior citizen at may comorbidities. As of August 8,
Umaabot na sa 5.3 million ang naiturok na first dose sa NCR o higit kalahati ng target na 9.6 million population para sa herd immunity. 38% ito ng kabuuang kulang 14 million na population ng NCR. 3.9 million naman ang may full dose na sa Metro Manila. Pia, alas 7 ng gabi, yung simula ng panggabing bakunahan dito sa Isabelo de los Reyes Elementary School sa Tondo, Maynila. Pero napakarami ng mga tao ngayon dahil nga alas 4 pa lamang ay nagsisimula na dumating ang ating mga kababayan kasama na yung mga senior citizen. At kagabi at kahapon na Pia, ano, umaabot sa 1,300 yung nabakunahan. At ngayong gabi ang nakaschedule daw ay 1,500, kaya malalagpasan nila yung bilang na itinurok sa magdamag kahapon. Pia? Maraming salamat, Ian Cruz. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.